ever been born. And as they did eat, Jesus took bread and blessed and broke it and gave to them and said, "Take, eat, this is my body." And he took the cup, and when he had given thanks, he gave it to them, and they all drank of it. And he said unto them, "This is my blood of the New Testament, which is shed for many. Verily I say unto you, I will drink no more of the fruit of the vine until that day that I drink it new in the kingdom of God." Salamat sa pagbasa ng salita, Panginoon. Tali namin, gusto ang Panginoon ngayon ang significance ng Lord's Supper, ang bagong yung ginawa at inutos para sa amin na sundin at ito'y tawin, alalahanin ang ginawa niyo para sa amin ito, Lord. Alalin na rin namin, Lord, yung mga misconception dito, Lord, yung mga maling aray, pag maiwasan namin, Panginoon ito, Lord, yung significance ng Old Testament, yung mga focus kami, na kayo'y narito at kayo'y okay na sa langit, Panginoon, at paano nito desire na aming serve sa mong panahon, Panginoon. At ang malalati, in Jesus' name we pray. Amen. Ay, bata ko rin. Hey, good morning! Good morning! Hey, masaya ba kayo? Okay. Kasi ito ay first time natin, first time, history ko. So, naalala ko lang, napaganda nga talaga nung ito na importante rin na may mga panahon na kailangan lahat natin. So alam natin yan, mga, nung favorite yung holiday? Christmas. Kailinan. Bata, di ba? Christmas. Birthday nyo. Birthday. Kailan lang, Father's Day, Mother's Day. So yung mga ganyan, National Heroes Day. Okay. Bakit yan inaalala? Yan ay nanggaling sa Bible. Magandang practice yan. Depende nga kung ano yung inaalala natin. Ito rin yung kay Ninoy, dami nag-ano. Kasi nga, antay Ninoy na yung mga antay Aquino. So dati, sikat na sikat niya. Kasi ngayon, hanggang po tayo. So depende sa ating inaalala, kung maganda yan, maganda yung pag-alala doon. Kung hindi, hindi. Okay? Kung sinong malapit ng birthday dito, nilagyan pala niya na yung birthday sa likod, nakita ko. Ano mo na kasi ang hirap hanapin eh. I-rewrite mo na lang, type mo na lang na eh. From January to December, para magaling locate. Okay? Ang mabati rin natin. Ako hindi ako ano eh. Yun, si Jana. Okay, so ano yung pinakamaganda na inaalala natin? Nga, basta pagkabuhay. Okay, importante yan. So ito naman ay Lord's Supper. So ang dami nating naalam. So nagkaroon tayo, di ba, last yung mga panahon nga is yung tawag dito, seven last words. So actually, lagi naman natin naalala yan, bagay na yan. Yung pagkapatay para sa ating Panginoon, pag nagsusulwinin ka, automatic na yan eh, di ba? Kasi yung importante sa kanila, especially sa atin din, nangyari sa atin, i-share natin sa iba. So, yan na importante, lagi natin iniisip. Okay? So, mga ito, nagtatanong na ito. Bakit ganun? Bakit ganyan? Maganda yan. Okay? So, pero dito sa particular na bagay na ito, lalo pa kasi may image rin siyang pinamana sa atin eh. Di ba? Kapitin niya kanina. Na, maaalala mo talaga, hindi pwedeng hindi. Kasi magaling yung iniwan niya eh, di ba? So yung mga, yung Pasko ngayon, wala na kwenta eh. Kasi nga may, yung iba, mga hymns na nalang angels, sing from on high, may mga hymns, maganda rin niya, pagkakantahan, yan na, higano pa kanina ng hymns sa ano eh. Next time, sandahan natin. Iba naman, kung makakanta yan, di ba talas kinakanta sa amin? Yung, kinakanta sa atin ay, may Steve Green. Ha? Ay, yung ano, there's some... Yan. Broken and spilled out. Amaya, ano yung gusto ko manta? Kakain.
talaga pumunta sa crucifixion. Bago yun, yun ay hinanda ng Panginoon ng mga disipulo. Yung tayo din. May sa preaching, importante yan. At yung memory sa doktrina. So bago yan, pupunta mo tayo sa Old Testament. So focus tayo this morning sa Old and New Gospels. So mamaya ba, tingnan natin sa 1 Corinthians 11. Pero sa, nag-umpisa po yan lahat sa sa Exodus. Binasa ba natin kanina yan? Wala na. Okay? Matama, binasa natin kanina, di ba? Yung sa mana. Pero dito, ito yung bago pa yung mana. Ito yung Passover. Alam natin yung kwento, yung mga people of God, yung panahon na yun, sino? Okay, nabigyan sa kay Abraham, then kay Isaac, and then kay Jacob, and then the 12 tribes of Jacob, which is the children of Israel. So, nangyari sa kanila, nag-multiply sila sa Egypt, kaso, okay, pinagbalakan sila ng masama. Sila gusto patayin lahat, pero umpisa, hindi muna kasi kailangan sila eh. Okay, so sila ay pinahirapan. At itong kwentong ito ay laging nire-refer sa New Testament. Diba? Ito ay laging katulad nga ng nangyari sa kanila ng Old Testament. Diba, laging ganoon tayo sa Hebrews. Yung paghihirap nila, inaalala. Kasi nga, yung may pinipicture yung time na yun. Na parang tayo, yung mga Kristiyano, diba? Ano nangyari sa atin? Parang pag ikaw, malapit kang maligtas o tinatawag ka talaga ng Panginoon, ano yung alam mo? Lahat ng testimony. Sabi ko, parang hindi na ako makabagay dito sa mundo na to. Parang nakikita mo na may something wrong. Tapos minsan, pinapersecute ka pa. Diba? Pero ikaw ay, pag naligtas ka, parang ka nakalaya. Okay, hindi ka nakalaya sa salibutan, pero ikaw ay, parang nagkaroon ganun, experience. Kasi ikaw ay niligtas ng Diyos. Parang sa Passover, ito yung mangyayari dito, na walang walang paraan para sa kanila, para sa kaligtasan natin. Hindi mo kaya niligtas sa sarili mo. Sa panahon nila, hindi nila kaya niligtas sa sarili nila para niligtas sa sarili nila. Ang dami nila doon, no? Hindi pwede walang mamatay sa kanila. At saan sila pupunta? Parang tayo din. Pag walang nagturo sa atin ng salita ng Diyos, okay, parang alam ko mali yung atin. Pero saan ako pupunta? Diba? Eh, yung mga tanong eh. Pero pag may nag-share sa'yo ng Word of God, definitely dapat ligtas yun. Yun yung talaga ng Diyos. May paglalagyan ka. May invite ka saan? Sa church na maayos. Kaya ganun nangyari sa kanila, sila ay niligtas ng Diyos sa Passover. So, ano nangyari doon? So, sila ay may deliverer, tagapagligtas, si Moses sa time nila. Sa picture lang, ha? Okay, si Moses ay sinugo, tinawag ng Diyos, kinausap, in-empower, tapos siya naman ay doon na, ginawa niya na yung mga plagues. Pero ayaw pa rin sila. Parang walang paraan. Parang tayo din. Mag-i-please tayo. Mag-i-pray natin. Yung mga mag-anak natin. Parang ayaw maligtas. Parang hindi mo alam saan mag-umpisa kasi. Ang iba-block ko lang yun. May Kristiyano na rin tayo eh. Ayaw na akong religion eh. Diba? At that point, talagang mag-iisip ko, walang paraan. Parang may ligtas to. Ikaw naman, bukod sa kulang yung kakayanan mo, kahit pa tawagin mo yung pastor mo, tapos yan natin, maliligtas to. Hindi lagi nangyayari yun. Diba? Kaya nung alala ko lahat, sino may mga pinunta natin, sina Brother Rodin. Yan ang ano natin, mamaya. Kung dito tayo, pupunta natin yung mga magulang nila, hindi natin alam kung maliligtas. So, kung na Brother Rodin gano'n, so ang ganda ng usapan namin, tagal eh. Punta muli sa kanan. Parang yung namitis na last week, ganun, dalawa. Oh, tatlo actually yun. Eh, si Dali, nag-pray ko lang dati yan. Hindi mo alam eh kung paano maliligtas. Yung mga anak mo, medyo mas madali pag magulang ka, lalo pag tatay ka. Eh, paano yung asawa mo, unsaved? Tapos, under ka pa. Or, yun. Pero, yung mga anak na medyo matangkad na, paano yan? Matanda na. Ako, hirap yan. So parang sila nangyari sa kanila sa Egypt ganun. Okay, hindi pangako ng Diyos, hindi yung deliverer. Okay? Okay, may sinugo ang mga plagues dito. Okay, nahirapan yung mga... Pero paano tayo nga... Paano tayo makakalabas dito eh? Mapatayin nila tayo. Diba? You know the story. Walang paraan eh. Hindi sila pwedeng basta-basta
umalis na walang blessing din nung ng hari kasi papatayin sila, wala rin silang resources. So, in a mighty hand, by the Lord's mighty hand, sila ay nakaalis. Diba? Pero bago yun, tandaan nyo, hindi basta-basta nangyari, ano yung unang nangyari muna. Okay? Bukod sa pinakita ng Panginoon, yung kanyang kapangyarihan, ano nangyari? Okay? Ito nga, yung Passover. So what happened was, binigyan sila ng mga kautusan. Ito na yung gagawa ng Panginoon ng gusto. So siya yung gumawa ng place, pero hindi naman sila nakaligtas dun eh. Pinahirapan lang, parang sign lang yun. Sign na makapangyarihan ng Diyos, parang sa place din natin. Diba itong mga to, convicted na yan eh, mga sinesyara natin. Alam nila na wala silang magagawa, yung religion nila walang magagawa, walang kwenta actually. So yung nag-share ng word of God ng matapang at tama, alam na nila yun, ito yung dapat ko sa mga kaso, wala ka naman kapangyari, iligtas ako eh. Okay? So parang gano'n na naisip nila. So anong ginawa? Ito na ngayon, ang Panginoon na mismo ang gumawa. So anong ginawa ng Panginoon? So una, pinangako niya yung kaligtasan, pero ang ginawa niya is actually, meron silang seremonya. Okay? So sabi niya, okay, papatayin ko yung mga firstborn, pero kayo, ito gagawin nyo. Okay, so ano yung ginawa niya? May sabi ko, speak at the congregation of Israel. Okay, the tenth day of this month, they shall take them every man a lamb according to the house of their fathers, a lamb for an house. Ano siya sabihin nun? So kumuha ka daw ng isang lamb, itong lamb is yung batang lupa. Okay? Isang lamb, isang pamilya. Okay? Pero iba, wala yung iba, mahirap eh. Tsaka iba, masyadong maliit. Kunwari, dalawa lang kayong mag-asawa. Kaya nangyari dyan? And if, if the household too little for the lamb, let him of his neighbor next to, to his house take it according to the number of the souls, every man according to his eating shall make and count for the lamb. So, ibig sabihin, kung masyado kayong maliit, na sa atin, sa palagi nyo, kaya nyo, ubusin natin yung isang lupa. Ang daming puta kayo. Kasi wala namang kanin eh. Puro po lang. Kasi bagay may bread, di ba? Saka meron silang herbs. Kung kaya ba natin, ha? Kaya. Depende gano'ng kalaki. Isang araw. So, pero, isang araw, pero sila isang gabi lang. At sabi daw, walang matitira. Bagay, pwedeng sunogin, no? So, yun ang kanilang kautosan, okay? Kaya sabi dito, your lamb will be without blemish, a male of the first year. He shall take it out of the sheep or from the goats. He shall keep it until the 14th day of the same month. The whole assembly of the congregation of Israel that shall kill it in the evening. Okay, so ganito. Ipili sila. Yun ang unang gagawin nila. Yung from the tent. Okay, actually before the tent. Baka madali na lang. Isipin nyo lang, January. Okay, pero actually, wala yun. Kit na yun ang March and Winter. Wala yun, parang madaling itindihan yung natin, January. So just before January 10, piliin mo na yung ano yung sabihin ng without blemish. So walang kurikong, walang ano-ano. Malinis, walang sakit, walang ulag, walang baka ulang ng daliri yan. Piliin mo na, marami naman yan eh. Pero the 10th day, talaga ibubukod mo na, okay? At papatayin siya sa 14th day, actually night. Okay, so anong nangyari? Yung kanyang dugo, and they shall take the blood and strike it on the two side posts of the upper door posts of the houses where they shall eat. So, makikita yung pintuan na yan. Lahat ng pintuan, mayroong side post, mayroong sa taas. So, tatlo. Ang gagawin daw, yung dugo, hindi nila kinakain yan. Okay? So, yun, ibuboost nila, tapos, for this particular implementation lang, ang gagawin daw nila dyan ay, lalagyan, i-apply. Okay? Itintura ng dugo. Parang ganun. Okay? Doon sa bahay na kung saan kakainin nyo yun. Okay, baka sa ibang bahay. Kung yung ibang bahay ay wala naman tao kasi pupunta sila dito. Kung nga, si Brother James. Dito tayo mag-passover. Kanina. Okay, yung bahay nila, iwanan nila. Dito lang tayo. Dito lang tayo magkapatay. Dito natin i-strike. So, lahat yan ay may significance. So, yan ay parang sa New Testament, di ba?
hindi pwedeng maligtas ang isang tao kung hindi niya naintindihan na si Kristo ay namatay para sa kanila. So, in that way, even nung Old Testament times, yung mga altar, sinasabuyan na dugo. So, applicable application natin ngayon, ano yun? Ibig sabihin, yung dugo ni Jesus, apply mo sa puso mo. Ano sabihin mo? Ibig sabihin na, maintindihan mo na siya ay namatay para na sa'yo. May pinatay as in patay. Ay, ano ba yung pinapatay? Stephen? Nahayop? Wala ano, kasi ngayon, sa ano yun, kakainin mo na lang. Pero hindi mo alam, pati yung mga baboy na yan, no? Nakakita ko yun, kambin. Pag hindi ka sanay, pag-aso, no? Parang, di ba? Nakampasawa. Nakampasin. Aso pa, kaya panoorin yung patay. Oo. So, pero, yun ang picture na pinapakita sa kanila. Kasi mismo sa bahay nila, doon papatayin eh. So, yung iba doon ay nakikita nila, kahit mga bata, nakikita nila, binapatay yung tupa na walang kasalanan. Okay? At ang picture nun ay, yun nga, pagpapatawad yung sacrifice pala nil. So, salit na tayo ay makasalanan, tayo yung parusahan, ang pinatay pala sa atin, di ba? Ibang tao. So, hayop yun. Pero later, may tindihan nila si Jesus. Okay? So, yung pag-apply ngayon ng dugo sa doorpost, parang sa doorpost ng ating puso yun. Okay? At ang kakainin nila ay? Yung kakainin nila yun. Pero paano nila kakainin? Sabi nila, they shall eat the flesh that night, roast with fire. And unleavened bread with bitter herbs, they shall eat it. So, tatlong bagay yung kakainin nila. No? Roasted, lamb, mahal na ngayon yan. Okay? Unleavened bread, yun ang medyo mura kasi walang ano, garnish. Wala, kahit ano, flat lang. The bitter herbs. So, kung mapansin nyo, yung ano doon, yun nga parang simple-simple lang. At yung roasted, talaga yun ang pinakasimple yun. Yung mga type pa ng ano, yun ang pinakasimple. Hiniraw. Oo, simple luto siguro. Kahit ako, kaya mong gawin yan. Sabi dyan, eat not of it raw, nor sudden. Ano yung raw? Hilaw. Ang kanina, nabanggit natin kanina, bawal yun. Masama yun. Sa ngayon, alam natin kasi may mga microbes pero sa panahon nila, actually, meron din daw significance sa nutrients. So, mas masustansya talaga yung niluto. Ano yung sudden? May sabaw, di ba? May sabaw. So, sabi dyan, nor sudden at all with water. Wala. Wala talaga sabaw. Kahit ano. But crucify his head, his legs, and with his pertinence thereof. Ngayon, hindi ko na-research mo ano yun. Ano ba yung pertinence? Pertinence. Ano ba yun? Lamang loob siguro. Lamang then he shall eat nothing of it, remain until the morning, and that which remain until the morning, thou shalt burn with fire. Ngayon, itong mga bagay na ito, may kinalaman ba ito sa unleavened bread? Halos wala. Bakit? Kasi hindi na natin kailangan ng lamb. Bakit? Kasi si Jesus na, no? Yung sabi niya, he is offered once and for all. Okay? So, itong mga bagay na ito, wala nang kinalaman kasi sa Panginoon. So, pero ibang bagay ito meron. Ano rin ito? Sabi dito. Internal organs. Okay, sige. So, nangyari dito, after nilang kumain nyo, pinatay yung mga iba. Kasi yung first word lang. Pero sila ay naligtas. So, yan ay picture ng kaligtasan natin. Okay? At after nun, sila ay pinalis na. Picture ng parang ganun din, kaligtasan. Pinalaya na. So, yun ang dapat natin gawin. Pero pwede ba sila mag-stay? Ito, parang gusto mag-stay. Pero actually, yung iba dito, sumama yung multitude. So, ibang Egyptian, sumama sa kanila. Yun ay picture naman nun na parang mga Kristiyano rin, may mga sumasama dito, niligtas. Yun ang totoo. Okay? So, balik tayo doon sa Mark 14. So, medyo nabanggit ko na rin, no? Na yun ay may kinalaman lang sa atin at may pagkakapareho sa Lord's Supper in that, ang kinahin nila is unleavened bread. At ang picture ng leaven is kasalanan. At pag walang leaven, ibig sabihin, simple lang, walang pure tayo. Okay? At masahin na lang ulit natin yung pinasa natin. Anyway, tingnan nyo dito, ang nangyari dito, kumain ba si Judas? Kumain siya. So ito yung mamaya sa tatakilan sa 1 Corinthians 11, na andun din sa 1 Corinthians 11, andun yung picture din na yun na pwede talaga may mga infiltrator. Okay, yung si ano nga, yung
yung mga pastor medyo nasomba naman, sabi niya. Ano na sabi niya, gusto nga kumain kayo para man. Interesting yung nangyari yun 2018. Talagang may mga naalis nga. May mga na-expose. O sa medyo, sa talahina, sobra naman yun. Pero ang panalangin natin, walang infiltrate dito, mga bata, okay? Huwag niyong gagawing laro. Okay, especially mga bata, hindi laruan yan. Ang pagkamatay ni Jesus ay seryoso. Bakit siya namatay? Ayaw niyo bang mamatay para sa ibang tao? Ayaw niyo masaktan eh, di ba? Laruan nga lang eh. Kasi so, siya sa kapatid mo. Eh, oo. Bata, kasi ito, hindi kaya magpasensya minsan. Eh, lalo pa kung papatay ka para dun sa isang tao. Paano na yun? Okay? Kaya nangyari dito, sabi din sa 18, and they sat and did eat, Jesus said, verily I say to you, one of you cheated with me shall betray me. Ang tanong dito, kung alam naman niya, bakit hindi niya nalang? Uy, Judas! Alis! Diba? Ngayon medyo naitindihan mo rin kaya doon sabi nga, naman, buti mo nalang paalisin, alam mo Judas eh. So I believe, yun nga, isa yun sa mga parang judgment din sa kanila. Kaya yung iba sa atin, nagugulat eh. Minsan lang mag-face sa Facebook, yun nga, may ano pa. Kasi nga alam nila eh. Alam nila, hindi sana yung mga tao na nagkukundi na tayo ng mga tao. Pero yung malinaw dito si Jesus, sabi sa 1 Corinthians 11, that they might, sabi doon, be, ano na natin? Medyo, paano na natin ah. Na may kita natin doon, na meron din. That he that drinketh to himself, eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation. Not discerning the Lord's body. So yun yun, medyo matindi. So parang si Judas yun. Si Judas, goat with emotion siya, Kristiyano rin siya, soul winning din siya, praise the Lord din siya. Okay? Ano nangyari? So yung may kapangyarihan daw pala to, yung Lord's Supper, pag hindi ka totoo sa sarili mo, hindi ka totoo sa Panginoon, ano mayayari? Pwede kang i-curse, di ba? Kaya binanggit sa 30, ang mayayari yan sa ano. Kaya may ginaan din sa Gospel, si Judas. Alam ko ah, kung dito yun. Wala dito. Pero I think sa Matthew, sinabi doon, nung mismo sinabi, ikaw yun, sabi doon, yung pag-dip niya at pag-kain niya, doon pumasok sa kanya sa Satan. Naalala niya? Kaya ibig sabihin niya, napaka-importante na huwag mong babuhin. Okay? Actually, yung iba niya, dapat di na nga lumalapit sa church. Eh. Diba? Walang mong makasalanan ka. Pero nga, ini-invite natin sila. Pero, umayos kayo. Dito kayo yung umayon. Hindi yung dadalig nyo dito yung kasalanan. Tapos sa pagmamalaki nyo pa, detailed nyo pa. Kaya yung mga mahilap i-deal. No? Kamao naman ang pasto yun. Pero kayo, tulungan nyo na lang yung pasto, di ba? So kayo din mismo, meron kayong kung hindi pa kayo safe, kayo nakakalam lang nun. Pwede naman anytime mag tumanggap mo rin sa Panginoon. Sisi. Okay? So, ano pa? Tanda natin yung part. So, yun nga, si Judas. So, dito, that son of man did go with as it is written of him, but woe to that man by whom the son of man is betrayed. Good were it for that man if he had not been born. So, medyo mabigat yun. Again, dito yung mga equates madalas kasi for positive. Pero ito pwede hindi daanan to. So itong taong to, si Uda, kung buti pa sa kanya, hindi na siya pinanganak. Kasi sa tindi ng parusa sa kanya sa impyerno, hindi lang yun, pati yung mga naging effect niya doon sa mga iba. Idol yung iba, mga ligtas nga, pero mali-discourage yan eh. So ganun tayo sa church, kung napansin nyo na. Okay, napansin nyo ba sa church? Mayroong isa sa ating medyo backslidden, ano nangyayari? Maapektuhan at maapektuhan yung ibang tao. Ay, siya mo, ganyan. Si ate, ganyan. Si kuya, ganyan. Diba? Si kapatid, ganyan. So, may isa mga maisip natin, baka ako pwede rin.
bigyan ang judgment ng Panginoon dito, itong si Judas dapat din ang pinanganak. Okay? So ngayon, pupunta na tayo dito. Dito hindi binanggit sa Mark yung umalis si Judas, pero so umalis siya, di ba? Ay, hindi. Nakakahit pa rin pala siya. Sorry. So, nag-umpisa ng Panginoon. So, again, pwede niyang paalis si Judas, hindi niya pinalis. And, pwede natin interpretation talaga doon. Para yun niya, kung talagang sinungaling ka, mawalo ka, you win. Kaya para sa atin din, lahat sinesya ka natin. Except yung sobrang ano. Okay, umiwas kami sa lasing. Kasi nga, nasayang na ng oras ko. At least, mabalitaan nila may mag-share dyan. Baka next, yung wala na. Sila, di ba? Sinakakainis eh. Hello, who knows? Ang sabi dito, pinatuloy niya yung ceremony. Ay, nandun pa si Judas. So, yung ginawa niya, he took the cup, and when he had given thanks, so, nakita niya yung importance ng prayer. Si Jesus mismo, ay anak na ng Diyos, nananalangin pa yung sama. So, yan ay whole sermon of itself, prayer, pag-ask sa Panginoon, ang pakipuntante. Tapos nun, yun na, nagsimula na sila. Hindi na sinabi dito yung mga ibang seremonya na makikita ng mamaya sa 11, those Corinthians. Sabi lang dito, binigay na tinapay at sila'y nagkain na na. Okay? Ito yung importante ngayon, sabi sa 24. And he said unto them, this is my blood of the New Testament, which is shed for many. So yung New Testament na yan, bihira yan binanggit. Ano yung sabi ng Testament? New Testament. Ano yung Testament? Bilado, may Testament yun ba din? Yung usa sa atin yan, usa sa mayaman eh, di ba? Yung mga will, di ba? Dahil palibasa sila ay mayaman, siyempre, ay gobyerno, nakikialam, di ba? Normal dyan, siyempre, papamano mo sa mga anak mo, yun ang normal, nasa Bible din yun. Pero yung iba dyan, alam mo na, mayaman sobra. At siguro, di in good terms sa pamilya, yung mga ganun, yung iba dyan, walang anak. So sa normal sa atin, provision sa gobyerno natin, automatic yan sa asawa, sa legal na asawa, okay? At saka sa mga anak. Automatic yun, sa mga legal din na anak. Okay. Ayun, pero pwede mong gawin kung may mga testament sila, sinusulat nila. Ito, ibigay mo kayo sa panganay ko, 50%. Okay? May insurance pala ako sa company, pero maliit lang yun. Pero, dinivide-divide ko rin yun. Magagano sa akin yung mag-isa yun. SS. SS, automatic ako sa SS. Okay, maliit lang yun. Anyway. Ang sabihin ng testament ngayon, ito yung gusto mo mangyari. Okay? From the Old Testament times, okay, anong gusto mangyari ng Diyos sa atin? Ano yung, actually, testament is equivalent actually po sa Bible, covenant. Ano yung covenant ngayon? Alam nyo na yan, di ba? Kaya lumalabas siya madalas sa exam nyo. Diyos covenant. Okay, saka na yun. Bago pa tayo. Pero sige, saka mo. Pero covenant, actually, dito na sa Bible. So sa Old Testament, anong gusto ng Diyos sa kanila? Siyempre, lahat silang maligtas, pero after nun, sila'y maglingkod. Pag sila'y naglingkod, sila ay may rewards. Okay? At matutuwa ang Diyos sa kanila. So, sa especially, specifically kay Abraham, ano, alam nyo na yan. Kaya yung mga lumalabas sa exam, yun yung importante. Okay, pito. I will bless thee, that bless thee, curse them that curse thee, I will make thy name great, will make you a great nation. Yes. And ano yung dalawa? Okay, what for? Nasabi ko na. Ay, yung pinakaulit, pinakipotante, yun ang nanatili lang, okay? Bless the nation. All of the families of the earth shall be blessed because of thee. Ano yung nakakalimutan ko? Wala. Bless thee. Nasabi ko na eh. Yung sa'yo na yun. Right? Importante yun kasi pangako yung kay Abraham lang. Pero, yung lahat na sumunod din sa Panginoon dapat, ganun din. Pero hindi yun something na anak ni Abraham, ikaw ay hudyo kung maaari. Hindi ako yung gagalawin yung mga hudyo, huwag niyo mara yan. Hindi yung sasabihan ng masama yan. May mga nag-isabi ng ganun, maling-mali yun.
Kahit nireject nila si Jesus. Okay, ganun pwede si mo sa Kristiyano. Tama ba yun? Pwede ko na sa tunay na lingkod ng Diyos, pwede mo apply yun, no? Ako dati, yun ang mga na ano ko rin, bakit ko gagawa ng masama itong kapatid na to. Ramdam ko yun dati. May mga time na gano'n, gano'n, hindi gawa ng masama. Mabayaan mo na lang kung talagang mali siya, sa Diyos siya mananagot. Sa pastor, aplikan mo niya kasi alam niyo naman, ako naisip ko lagi, gusto kong gawa kayo ng mabuti, kaso yun, hindi ko alam kaya lahat. Kaya, nung panahon ni, ano, sa amin, gano'n lang iniisip ko kung may mali si pastor, sabi ko, Panginoon siya mananagot. Diba? Gano'n yun eh. Yun ang katotohanan. Pero hindi ko siya kalaban eh. Diba? Ganun din itong mga ako na, nagkasama tayo ng loob. Hindi ako gagawa ng bagay na sobrang gusto kong gantihan ka dahil ang ginawa ko masama. Okay? Hindi, pangako kay Abraham, ano yung pangako ngayon pa sa Israel? Ngayon. Dagdami. Okay? Magpapalayan sila. Okay? Pero may condition. Hindi madalas minamention ng iba. Ay, tingnan natin yung dito sa Exodus and Deuteronomy. Lahat yun ay may if thou shall continue in my word, okay? Kaya hindi sila pinagpala sa nation, bandang huli nireject sila. Okay? At yun ay napunta kayo sa mga Kristiyano. At ngayon, mga Kristiyano, hindi lahat ay magpapalain. Kasi hindi yung iba, hindi sumusunod, naligtas na, pero yun na yung minimum. Naligtas ka, yung anak mo, hindi. Okay lang ba yun? Kasi hindi ka nagtapat. Maraming ganun. Pinagpala ko natin, pastor ko, pinagpala ka ng first 10 years. Kasi yung succeeding years, tasted ka na sa iba. Gusto ko ba yun? Diba? Kaya, importante yung pagsunod sa Diyos. Ngayon, yung covenant na yan, yun nga, ayun ang pagkakasunduan sa Panginoon, they will be a nation of priests. Okay, sabi doon. Nangyari ba yun? To some degree. At to some, yung mga time na before yung sila isang open, sabi doon, naging sikat ang Diyos eh. Diba? Ganun din nga ka sa panahon ni Daniel. So, to some degree, naging ilaw sila sa mga nation. Pero, kung sila isobra na yung kanilang disobedience, as a nation, sila yung na-reject. Okay? So, ganun din sa mga Kristiyano. Kaya anong covenant sa atin? Okay, nung sinabi niya, this is the blood of the New Testament, which is shed for many. So, nung namatay pala siya, para sa lahat yun. Pero hindi nga lahat maliligtas. Okay? So, ngayon, pag inaalala natin to, lalo tayo nag-fire up dapat sa soul winning. Dahil lahat ito, may ako, yung bata nga ako, Kristiyano, yung lagi ko naisip eh. Bakit na ginawa ito? Ginu-question mo yung bandang ulit, kaya kausap ka ng Panginoon. Yung sa kanyang salita, at akalo sa mga seremo na ginagawa sa church. Okay? So gusto ko na yung bagyan dito, sabi niya dito, verily I said to you, I will drink no more of the fruit of the vine. So yan ay fruit of the vine, di yan alak. Sabi niya, until that day that I drink it new with the kingdom of God. So, ang Panginoon ngayon, hindi na natin kasama physically. Pero kaya natin ginagawa ito. Alam natin, gagawin natin ito with Him. Amen? Amen. Diyan tayo papunta sa destiny natin, preaching. Sorry mo, eh. Ang saya no, pag iniisip mo pa lang, di ba? Hindi inuman ito ng mga, ano ha? Yung mga lasing ko, kala nila, saya na nila eh. Kasi pinipigilin nila kasi, actually, yung chemical, yun niloloko sila eh. Saya na natin. Kaya talagang addict sila dyan eh. Kasi ang hirap. Wala daw yung problema, sandali, di ba? So kaya dinidesign nila yun, medyo nakalimutan. Bandang muli, babalik yung, ano? Mas malala. May kasama pa, ano? Di ba? Mas malala. Masakit yung ulo mo, tapos yun, galit pa sa'yo kasama mo. Tapos medyo na bumubuka pa, kasi ganyan yung alak eh. Bumubuka dyan eh. Kaya din dapat natin, ha, to look forward to. Okay? So, mag-iinuman tayo doon. Amen? Amen. Pero, ewan ko, ano, gano'ng kasalang, anong pinamasal na Diyos ba kayo? Ipinitin ako sa Diyos. Ba't ang mahal nito mga ito? Welch. Yung Welch, isa yung sa pinakamahal. Kung may pera ako, may bili kami yan. Minsan-minsan. Kasi, sarap, di ba? Ako, pinano kayo ang pure. Yung di rin pwede nyo, no? Masin din yun, eh. Pero minsan-minsan lang. Ngayon, ang mahal na yung dati, binibili ko ng 90.
na medyo mas malaki, 1 liter ata ngayon, 150 na, mas maliit pa na konti. Ano kung mahal na konti? Pero mamaya, yung inumin natin, mas mahal yan. Magkano magbili mo doon? Grapes. Purong puro yan. Parang grapes na. Grapes na talaga. 51 quarts. Hindi naman ganun kamahal eh. Kasi yan. Pero masarap yan. Amen? Amen. Nakain na ba yan? Sipin ng pure grapes? Opo. Ilan? Dati pa doon. Hininom kayo doon? Hindi. Baby pa siya. Bili-baby mo. Okay. Grapes. Kasi mababay mo naman. Okay. So, yun ang isa sa mga actually yung iniisip natin sa Lord's Supper. Magiinuman tayo. Magkakainan tayo doon. Kasama ang Panginoon, no? So, sino dito yung ano? Yung sa opisina, ganyan yung pag may isang SM group, di ba? Kainan. Kasi sa mga talagang, ano, gusto mo kasama yung boss mo. Okay? Yung matino yung boss mo, di ba? Kasi nga, yun ang masaya, di ba? Nakakausap mo siya, hindi mo siya madalas makausap, pero pag sagin ng kainan, kahit ano yun. Pero again, dito, hindi masyadong maganda, kasi nga, hindi naman itino yung boss natin ng isa, di ba? Pero, gusto mo ba yun? Lalo yung mga bata na hindi mo kunan eh, mga tatay mo, hindi mo kasama madalas. Na gusto mo yun, di ba? So doon, ngayon pinag-uusapan na natin sa Panginoon, no? Gano'n kaya siya kagaling magkwento, di ba? Iisip mo yung ibang tao, magaling magkwento. Napaka-wise niya, di ba? Siguro marami pang mystery na share siya sa atin doon, di ba? Pag nagkakain na tayo, alam niyo ba, ganito yung ano, ginawa ko. Nakaka-excite, di ba? Yung mga mysteries na hindi sinabi sa atin, yun ba, nireveal sa atin sa Altarius, hindi lahat. So, pag nagkwentuhan sa atin, nagkainan tayo, napakasaya. Amen? Amen? So, we look forward to that. Kasi sa mga sikreto, para maging hindi tayo ma-discourage. Ay, wala yung iba naman, hindi naman umatin. Okay naman natin. Okay lang yun, ha? May enjoy natin yan. Okay? Sama ba yung pala? Yung Sa pwede, basta hugasan. Okay? Eh, naisip na ni nanay kung paano. Kung sa atin natin kasama eh. Sama muna, masama din yan eh. Basta, ano, hindi naman mag-ferment niya kasi mamaya mo gagawin, basta mamaya ayin na din. Pero yung daw nag-ferment niya, yung balat, di ba? Kasi dumidikit dyan yung yes. Okay. So, tapos na tayo. No? Sabi dito, and when they had sung a hymn, they went out the Mount of Olives. So again, dyan na siya i-betray. Mag-pray muna sila. So napakasaya nung ang Panginoon, magaling siya eh. Magaling siya mag-encourage din. Kaya mamaya, habang inaalala natin, hindi lang tayo malungkot. Amen? Amen. Ay, pinatay yung pinatay mo. Hindi, sabi niya dyan, ito yung pangako niya. Mag-iinuman tayo doon. At hindi alcoholic at ang usapan natin doon, hindi usapang lasing. Maganda yan eh, hindi imagine ko pa lang eh. Diba? Sabi din o, pag may kain sa mga boss, ako kaya nag-usapan niya, mga plano-plano, di ba naman doon, di ko to, diba? Pero doon sa lami ko eh, saya doon, no? Magaling sa Panginoon eh. Okay? So, mamaya, dito tayo, let's end right there. Kasi yun yung pinaka-climax eh. Okay, alalahanin natin kung paano siya namatay, pero yung pagkamatay niya, hindi basta-basta. At hindi baliwala. Yun ay the purpose. At siya'y nagtagumpay, tayo niligtas niya. Tayo ligtas at tayo punta. Langit. At ito yung isa sa mga event na gagawin natin. Na ilo-look forward natin. Tayo yung mga kapayroso ng mga yan. Okay, let's pray. Panginoon, salamat sa pag-alala. Yung ginawa, Lord, from the Passover, Lord, kung paano niligtas ni Lord. Ang mga nanampalataya sa inyo, in-apply ang sa kanilang puso, Lord, ang dugo. Ang in-offer at that time, sa pwede po ngayon, ay niligtas nyo, ganun din, equivalent, or kung tiwala sa inyo, sa ginawa nyo sa Christ, sa mga kayo magiging, na buhay magmuli. Hindi tiwala ko ngayon yung gagawin nyo, Lord, yung iba, Lord, na makasama rin namin, yung mga bata, Lord, na matalong sa kanilang puso, yung pagdating ng ceremony, Panginoon. Sila'y lalaki, Lord, na mapahamak lang sila, Lord. Medyo maligaw. Naitindihan nila, Lord, na sila po'y welcome sa Panginoon. Dahil sila'y nakapag-invest. Especially kung mga partaking of the
your blood and your body pa kayo mag-pray na itatapag sa aming mga puso. Lagi in Jesus na yung pray. Amen. Okay. Gusto siya. Stupid sa opa.